sumunod na araw, isinama namin siya at ang kanyang mga magulang para magpakonsulta sa isang doktor sa Dipolo. Kinuha agad ang eksaktong sukat o height ni Junrei. 1 feet and 10. 22 pulgada lang. Kung tutuusin, walang dudang mas maliit nga si Junrei kesa sa kinilala ng Guinness na world's smallest man na si Nino Hernandez ng Colombia. Pero base sa patakaran ng Guinness World Records, dahil wala pang 18 anyos si Junrei, hindi siya qualified sa nasabing titulo. Sa Hunyo ng susunod na taon pa kasi magdi-18 si Junrei. Ang sino mang magtatangkang mapabilang sa Guinness World Records, kailangan munang pumili ng kategorya o yung record na gustong talunin. Dapat may kinatawan ng Guinness sa mismong araw kung kailan gaganapin ang event o ang pagseset ng world record. Mula sa mga ebidensya katulad ng video at litrato, huhusgahan ng Guinness kung may maitatala silang bagong record. Wala naman daw gasto sa pagsali rito, maliban na lang kung gusto mong pabilisin ang pagsali at ang paglabas ng resulta. Kailangan magbayad ng mahigit 28,000 pesos. Wala ring premyo o benepisyong ibibigay ang Guinness sa sinumang makapagtala ng world record. Ang malagay sa Guinness, pwedeng magbukas ng oportunidad. Katulad ng nangyari sa 27 anyos na Turkish na si Sultan Kosen, kinilala ng Guinness bilang pinakamatangkad na tao sa buong mundo. Sa pakikipag-ugnayan ng Guinness sa ilang mga dokumentarista, gagawa sila ng istorya tungkol kay Sultan at mula roon, maari siyang kumita. Interesado ang kanyang mga magulang na isali siya sa Guinness. Pero kahit hindi pa ito nangyayari, pinagkaguluhan na siya ng mga tao sa ospital. Naging instant celebrity. Namiss po ako kasi ang liit-liit ko niya. Ngayon ko lang ako nakikita na may DRP siya na kanya yung talaga kaliit. Batay sa pagsusuri ni Dr. Ana Maria Limsi, isang pediatrician, kinakitaan si Junrei ng mga senyales ng pagkakaroon ng short stature o mas kilala bilang dwarfism. Isa itong kondisyon kung saan ang biktima hindi lumalaki at nagmumukhang dwarf o duwende. When we say dwarfism, it's a medical condition that could be brought about by several factors. The best po sa kanya is number one, genetic workup, and then siguro some radiologic test to identify talaga kung yung some abnormality sa bone. Kailangan daw ni Junrei ng therapy para makalakad mag-isa. Dinala namin ang X-ray results ni Junrei sa isang pediatric endocrinologist dito sa Maynila. Sa tingin ko, merong mga iba-ibang problema, no? Unang-una, ang dating lang sa akin sa video, para siyang may disproportionate short stature. So, dun nga, kailangan nating isipin kung meron siyang skeletal dysplasia o meron siyang problem with vitamin D metabolism. Very prominent yung kanyang rib cage. Mukhang may problema rin talaga sa buto. Walang kakayahan ang mga magulang ni Junrei para siya'y maipagamot. Kaya't sa pananampalataya na lamang sila kumakapit. Tuwing Linggo, dumadalo sila sa pagtitipo ng BDMC o ang Philippine Divine Missionary Church 4K. 2 kilometro ang kailangan nilang lakarin para makarating sa kapilya. Kahit ano kalayo dito, pupuntahin namin dito. Titiisin namin dahil sa anak namin. And the Holy Spirit, Father, and the came for all. Sa chapel, taimtim na nananalangin ang mag-asawa. Umaasang diringgin ng langit ang kanilang pagmamakaawa para sa kanilang anak. Habang si Junrei, tila walang kamalay-malay sa mga nangyayari sa kanyang paligid, masaya pa rin sa munting mundo na kanyang ginagalawan.
Susunod, sa nakalipas na 25 taon, ilan sa aking mga eksklusibong panayam? Pinaso niya po ako ng plancha sa likod. Ganun?